Hello, Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Welcome to another timeless reading. Titingnan lang natin ano ba tong energy surrounding you. Or yung mga possible na paparating sa'yo or dapat mong malaman. So kung kailan nyo ito makita, since this is a timeless reading, kung kailan nyo makita tong reading na ito. Okay, at kung gusto nyo naman maging updated sa aking mga readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Palike and follow na lang din po yung ating Facebook, Instagram, TikTok. Send lang po kayo ng PM sa aking FB page kung gusto nyo mag-book or mag-inquire about personal readings. Reminder, hindi po personal reading ito, kaya hindi po ito tutugma sa lahat. Ano ba itong mga energies surrounding you? Ano ba itong mga energy surrounding you? Fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Wow! Great adventure! Mukhang merong something exciting paparating sa iyo. Yun yung nafe-feel ko dito. Fire signs. Okay. So, bukod doon, pwedeng iba sa inyo dito magiging ano kayo. Yun nga, adventurous, willing kayo mag-take ng risk, kaya no. Venturing forward. No, magiging ano kayo. Malakas yung loob ninyo. Positive, optimistic, willing to try, willing mag-take ng risk. No, ayan, yan yung ano ninyo. Yan yung energy ninyo. Wow, you are ready to explore. Ayan, oh. May expansion card, no? Far away places. Pwedeng iba sa inyo dito, makakarating kayo sa malalayong lugar, pwedeng travel. Hindi ko alam kung bakasyon ba ito or literal na kayo ay nag-e-expand. Ibig sabihin, gusto nyo makipagsapalaran sa ibang lugar kasi ayan, eh. Meron ka ditong willingness na mag-take ng risk, malakas yung loob mo. No? Ano ka, parang yun nga, parang ikaw ay in the mood for adventure, exploring, expansion, travel. Ayan, ang ganda. Okay, so may element dito ng ano, pagta-travel sa malalayo lugar, tsaka yung mga iba-ibang lugar. Transformation. Wow. Pagbabago. Ang ganda ng energies ninyo, Fire Signs. Kasi hindi lang ito about exploration, adventuring, expansion, growth, discovery and taking risk. Meron din kayo talagang pagbabago. Okay, sa tingin ko, malalim or malaking pagbabago para sa inyo. Kasi ito ay Phoenix. Ayan o. Si Phoenix kasi parang, di ba, nag-rise siya. Parang nag-rise siya from the ashes, tama ba? Hindi ako sure, pero parang ganun eh. More on spiritual transformation siguro ito sa inyo. Something na malalim, hindi lang siya physical. Mayroong pagbabago, ayan. May uusbong na bago dito eh. Pwedeng panibagong ano, way of living. Panibagong relationship, panibagong ikaw spiritually. No, gaya ang sabi ko, pwedeng transformation na spiritual. Believe in yourself. Ayan, mukhang malakas talaga loob mo kasi dito pa lang naman nasa-sense ko na dito sa card ng Great Adventure. So, dun sa mga iba dito na parang hindi pa kayo ganun ka-confident sa sarili nyo, hindi ganun kalakas ang loob, this card is telling you, nalakasan nyo yung loob ninyo, maniwala kayo kasi malaki yung potential ninyo and sa tingin ko, pwedeng na underestimate nyo lang din yung sarili nyo.
No, pwedeng iniisip ninyo hindi nyo kaya. Pero ang totoo, kaya nyo naman. Capable kayo. O, kulang lang kayo ng ano eh. Siguro kulang lang kayo ng confidence o yung nga, yung lakas ng loob. Let spirit be your guide. O, i-guide ka naman doon sa tamang path. Sa dapat mong gawin. No, if ever. Kaya nga sabi dito, lakasan mo yung loob mo kasi mukhang divinely guided naman itong journey mo. Kung ano man itong makakaharap mo. Okay? Mukhang ikaw ay divinely guided. Kaya lakasan mo lang yung loob mo. Magano ka, maging huwag ka matakot mag-explore. Malay mo, di ba? Na may madidiscover mo yung mga hindi mo nai-imagine na magiging happiness mo or fulfillment or success, no? Di ba sabi nga nila, fortune favors the brave? O, kasi kung natatakot ka, naduduwag ka, ano yung anong madidiscover mo doon? Anong magigain mo pag palagi ka na lang confined doon sa ano mo? Ayaw mong lumabas ng comfort zone mo. Pwedeng ganun eh. Okay? Be generous of spirit. Okay. Diyan naman yung sinasabi niya na maging generous. Hindi ko lang alam kung tungkol saan yan para sa inyo, fire signs. No? Pero ibig sabihin, eh, parang willingness na i-share kung anong meron ka, no? Kung ano yung mga maibabahagi mo. Hindi lang sa material, no? Hindi, pwedeng hindi material. Kumbaga, kung ano yung abundant ka na pwede mong i-share sa iba. Okay? Ito yung sinasabi ng card mo. Pagiging, ano siya, yung kung ano yung maiba, kumbaga, pagiging willing, pagiging bukal sa kalooban na i-share ko ano yung pwede mong ibahagi sa iba, no? Kung ano man yan, kahit hindi material. Ano pa? Uy, 2 months. O, diba? Ano to talaga eh? Hindi ko alam kung pwedeng iba sa inyo, hindi pa talaga kayo nagsistep out dyan sa comfort zone ninyo. No, hindi ko alam kung kailan yung hinihintay nyo pagkakataon, pero indication ito. No? Indication ito na ano. Diba sinasabi ko nga yung fortune favors the bold. Fortune favors the brave. Kung hindi ka magte-take ng risk, hindi mo malalaman, okay? So, eto yun. Mananatili ka na bang ano lang dyan, na nangangarap o nagpaplano lang, pero hanggang doon na lang? Masyado ka bang takot mag-take ng risk? O, ayan. May tower. Ang daming tower moment ko nakukuha lately. May collective tower moment going on. Sa iba-ibang signs, ayan. Ang daming ano ngayon, ang daming ma-unmask, ang daming ma-unfold na panibago, magiging fresh, marirenovate, matatransform. Kaya yun yung na-feel ko. Ang daming dapat baguhin. Kasi halos karamihan ng signs may tower moment eh, yung mga napagkukuha ko lately. Ito yung mga bagay na dapat nang palitan. Kumbaga, kung gasgas na yung linya, paulit-ulit na palitan na. Kung pudpud na, palitan na. Ito yun eh. Ito yung mga dapat baguhin. Kumbaga, may renovation, may restructuring na nangyayari. Kaya nga lumilitaw din sa'yo itong Phoenix. So, maliwanag yan. Fire signs na may mga pagbabago, whether you like it or not, parang doon papunta.
yung mga bagay-bagay para sa iyo. Bagong mindset, tingin ko. Bagong habits. Ayan yun eh. And ikaw ito. Pwedeng you are dealing with the same fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. So, pwedeng ikaw lang ito. O, di ba maging confident ka, believe in yourself. Yun yung sinasabi ni Squirrel Spirit kanina at yun din yung nire-remind sa'yo ni Queen of Wands. Maniwala ka sa kakayahan mo, sa abilidad mo. Pwedeng ikaw, hindi ka naniniwala, pero yung mga tao, nakikita nila yung potential mo. Buti pa iba, no? They believe in you kung sino man yung mga yan. Or someone believes in you kung hindi ka man naniniwala sa sarili mo. Kaya maging confident ka. Kasi mukhang ano mo yan eh. Mukhang kaya mo yan. Pwedeng naiano lang. Tingin na underestimate mo nga yung sarili mo. No? Yun yung sinasabi ko kanina. Three of Cups. This is a gathering or celebration. You will have all the support you need. No, if ever na you will embark on something new, ano man tong gagawin mo, susuportahan ka. Diba, yun nga sabi ko, let the spirit be your guide kanina. Kung hindi man mga tao ito na sumusuporta sa'yo, eh yung mga divine beings, yung mga spirit guides mo, yung mga angels mo, nakaalalay sa'yo at ginaguide ka. Suportado ka eh. Okay, so pwedeng may celebration around the corner, pwedeng may ano, happening, kung ano man itong gathering, kasiyahan, no? Pwedeng mga kaibigan. Nine of Pentacles. Okay. Kung ano man yung ginagawa mo, tutukan mo lang yan, fire signs. Mukhang ma-achieve mo ito. Mape-perfect mo. Okay? And nakikita ko dito, ano eh. Aanihin mo yung mga rewards nitong mga pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo. Okay? Aanihin mo yan. Ma-enjoy mo yung mga rewards. Itong iyong mga ginawang efforts, pagsisipag, pagsusumikap, o kung ano man yung mga yan, okay? Yan yung sinasabi ni Nine of Pentacles. And nakikita ko na mas ano, magiging ano ka, hindi lang, yes, may, pwedeng maging successful ka dyan sa career mo na tinatahak mo, sa negosyo, kung ano man yan, business man yan, o career, o personal endeavor mo, nakikita ko na magiging very ano independent ka in the future. Ayan, no? Capable, independent. At, syempre, yung sinabi ko nga, ma-enjoy mo yung mga rewards netong mga pinaghirapan mo. O, diba? Ito yung mga nakuha ko dito sa iyong timeless reading. Fire sign, sana nagustuhan nyo to. Don't forget to like and share. Take care and God bless.